Guys, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Magandang gabi, magandang tanghali dito. Magandang gabi sa Pilipinas at magandang umaga sa ibang sulok ng mundo. Bumalik naman uli ang iyong mama ko vlog. Tayo ay magpapatuloy sa ating misyon sa araw na ito. Kahapon guys, pumunta tayo sa sa car shop. Sinabihan ako nung in charge ng mekaniko na doon sa services department na i-drive ko daw yung sasakyan, at pag may tunog na raw, sabi niya, kapag may tunog na raw na whistle sound, ibabalik ko yung sasakyan doon, kasi sabi nila, paano daw malalaman niya kung hindi nila maririnig yung whistle sound ng inirereklamo ko. So, dinrive ko yung sasakyan kahapon, hindi ko marinig hanggang huminto ako ng isang tindahan, ng store. Tapos, pumasok ako sa loob, bumalik, pinaandar ko uli yung sasakyan. Hindi ko pa rin marinig. Tapos, nung umuwi ako, merong tunog na narinig ko, pero hindi masyadong malakas yung whistle sound. Hindi masyadong malakas. Tapos, pina-idle ko siya sa grahe ng mga ilang oras. Matagal. Kasi inobserbahan ko kung naka-idol lang siya, meron ba siyang lalabas na sounds? Wala naman. Tapos, kaninang umaga, pagkagising ko, pinaandar ko yung engine, tapos inobserbahan ko mga 3 oras yata. Kasi ngayon, alas 12 na. Mga bandang alas 8 pasado, mga alas 9 or 8:30 to 9, pinaandar ko na yung makina, tapos hanggang ngayon, bago ko lang siya pinatay, kasi kararating lang natin dito sa parking area, kasi susubukan ko lang na kung meron ba siyang whistle sound uli. Yun pala guys, sa aking experience, sa naobserbahan ko mula nung sinabi nung guy kahapon na ibalik ko raw, pag meron anytime ibalik ko, hindi ko na kailangan magpa-appointment uli, ibalik ko lang sa kanya. Paano? Pag alis ko kanina, wala akong narinig, medyo merong mali, kaunti, pero pag binuksan ko yung bintana, wala naman sa loob, meron kaunting naririnig ko. Pero parang hindi masyado ba? So, huminto ako dito ngayon sa store. Titingin-tingin lang muna ako doon, kasi wala kasi akong wala akong direction kung magdadrive lang ako. Kailangan may nakapokus ako, kailangan may direction ako kung saan ako pupunta, baka maipit tayo. So hihinto ako dito mga ilang minuto ba, siguro mga 8 minutes yata, 8 minutes mula sa bahay hanggang dito. Wala, pero pag kayo naka-idol lang ako, wala na, nawawala yung sounds niya. Hindi sounds ng makina, yung sounds na nagkakaiba, yung parang whistle sounds. Yun ang inireklamo ko. Kasi based sa aking pag-research kagabi, ang pala yung sinabi ni Jaika na baka vacuum daw or bearing, yun yung sinabi niya. So nag-research ako kagabi, at saka parang gusto ko i-match yung actual na pag narinig ko yung sounds, at saka yung problema sa ganoon na merong parang whistle sound. Nakuha ko na yung mga problema, pero yun, hindi ko alam kung alin doon, kasi merong kung madumi na daw yung water pump, or baka
bad na daw yung bearing or ano ba yung isa, baka yung vacuum daw hindi na magandang ano, hindi na maayos ang ano niya, yung performance niya. So ngayon ayaw ko sana lumabas kasi pag wala kang direction guys, tapos nag drive ka, parang hindi yata maganda. So ang ginawa ko na, sabi ko pupunta ako ng store, titingnan ko, obserbahan ko rin kung saan siya nagsimula na mag ano, lumabas yung sound. So ngayon nandito tayo, pupunta tayo, wala naman siyang lumabas ngayon, mamawala. Pag nag drive ka, mayroong kaunting sounds na lalabas. Kaya kahapon hindi ako bumalik nung sinabi nung guy na babalik ka anytime. So hindi ako bumalik doon. So ngayon, inobserbahan ko kasi gusto kong malaman uli kung ano yung nangyayari. So ang gagawin natin guys, pupunta lang tayo muna doon. Papasok tayo sa loob ng tindahan. Kasi wala naman tayo magawa dito ngayon. So nasa parking area tayo guys. Ayan. Nasa parking area tayo. Yun yung mga tanawin dito sa yun, may golden coral dyan. Yan. Yan sa harap na yan. Ano yan eh? Buffet restaurant. Saka yung Walmart dito, meron silang gasoline station. At saka itong daan dito, ito yung daan na parang anong tawag, Lowe's Drive. Yun yung ano, yung pangalan ng daan diyan. Saka doon sa unahan, yung pinakaunahan na merong parang mabilis na sasakyan, yun yung highway. Papuntang freeway na yan. Diretso na yan. Tsaka yung dyan sa mga ano-ano, tabi-tabi. Papasok tayo doon at magpapasalamat na lang muna ako at mag-shoutout. Shoutout sa mga viewers, sa mga silent viewers, sa mga subscribers, at sa mga hindi pa nag-subscribe. Shoutout sa inyong lahat. Sana mag-subscribe kayo. Suportahan ninyo yung aking channel, Mama Ko Vlog. At like ninyo at comment kayo, share at click the bell notification. At paalaala na rin sa ating darating na Pamaskong Papremyo. Sa mga nakaraang mga video ko, nandoon yung mga dapat ninyong gawin upang kayo ay makasali. So huwag niyong kalimutan guys, palagi ninyong suportahan ang aking channel sa YouTube channel Mama Ko Vlog. So ayun guys, papasok tayo ngayon, tapos kung iikot-ikot ako, pagkatapos nito siguro babalik ako sa bahay. Kung hindi ko marinig yung malakas na tunog na parang whistle sound, ipapark ko na lang doon. Siguro hindi pa man, kasi ang naano ko doon guys, ang nasabi doon na sa base sa aking pag sa saliksik kagabi, sinabi na pag hindi mo raw ipaayos yung parang whistle sound niya, darating ang panahon na masisira daw yung transmission. Yung transmission masisira daw. So, aywan ko kung anong gagawin ko kung wala na akong masasakyan. So, sa hanggat maari daw na hindi pa malala yung problema, kailangan daw ipaayos. Kasi may mga, yun yung mga posibleng mga dahilan yung mga nagkaroon na mga whistle sound sa isang sasakyan. Base sa aking pagsaliksik sa problemang na lumabas sa isang sasakyan. So hanggang dito na lang muna guys at huwag kayong magsawang manood at subaybayan ang aking mga video. Mama Ko Vlog, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nanonood na hindi pa alam, please subscribe kayo at shout out to
to Jamalia Elias, shout out to Connie Desus, shout out to Jane Iber, Jean Iber, at a shout out to Kale Desus, and shout out also to Monica. Sabi niya dito daw siya mag Halloween, at yung si Jaika naman sabi niya kung maaari daw sabay silang dalawa, pero sa, kaya nga gusto kong ipatingin itong sasakyan para kung sakali matuloy sila, meron kaming masasakyan na hindi kami mahirapan. So ayan guys, at shout out din sa mga taga-Bayawan, Negros Oriental, sa shout out to William Maputi, at shout out to Nandita Maputi, shout out to Charita Nakurita, and shout out to sa ibang mga mga prospect na tagapagsubaybay at mga silent viewers. Hello kayo dyan, magandang araw sa inyong lahat, at sana ay mabuti ang ating kabuhayan sa panahong ito. Ito na nalaman ko sa news na malakas daw palagi ang ulan dyan, kasi sabi nung kapatid ko umuulan palagi. Sana naman ay mga pisik-pisik lang yung mga ulan ninyo dyan, at huwag naman sanang magka-problema uli. So hintayin na lang ninyo ako, darating ako dyan. Sana ay maligaya ang lahat, at magkaroon tayo ng reunion sa Paskong darating. So bye-bye sa inyong lahat dyan. God bless you. Keep safe. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Suportahan ninyo ang Mama Ko Vlog. Bye-bye. Ulit ani guys. Ulit donuts. Sila daw ng donuts guys. So, meron. Ay lang donuts. Ang lain. Lalong. Ay po ang glazed. Chocolate. Sugar. Hindi rin po ba na siya. Hindi po ba matay kayo. Guys, sila datang diri guys. Ito guys, ay. Tap na.
balik yan. Pepperoni sa Princeton Bake. Check out na ta guys, check out. Check out na ta. Kaya uwi na tayo. Uwi na tayo guys. Gutom na po. Okay, nagutom na po guys. Check out tayo guys. So maraming salamat sa inyo guys. Sa inyong pag-subscribe. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Mama Ko Vlog sa YouTube channel. At shout out sa mga viewers at sa aking mga followers. Shout out sa inyong lahat dyan. Hanggang dito na lang muna tayo. At hanggang sa susunod guys. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye guys. Bye-bye. Guys, galing na tayo doon sa loob. Malamig doon sa loob, guys. Paglabas po, malamig rin. Pagpasok mo dito, sa sasakyan, maano na, sayon sa natin yung atong buwan, guys. Dito sa akong sakyanan. Parang mayroong kaunting ano guys, parang mayroong kaunting tunog yung sasakyan ko, pero kaunti lang siguro. Huwag na muna sigurong ipaano. Huwag ko na muna sigurong dalhin doon kasi the same, pareho pa rin ang ano sasabihin, ano daw pag mayroong tunog dadalhin ko raw doon. Eh, pagdating doon, pag naka-idle yung ano, yung sasakyan mo, naka-andar lang yung engine, tapos bumaba ka, naka-brake ka, pag hindi nila narinig, sasabihin nila, ibalik mo dito pag meron ka narinig. Yun ang sasabihin nila. So, ano kaya ang gagawin ko ngayon? Ano kaya... Sabi guys, haasa mo po ano guys. So, pupunta na tayo guys. Ano, uuwi na lang muna tayo guys. Wala tayong puntahan doon. Hindi pa rin tayo pwedeng pumunta doon sa car shop. Ano na ang nangyari sa sasakyan? Bakit ayaw nilang tanggapin at ayusin? Kasi iba kasi dito guys, pag sinabi nila, habang maaga pa, ipaayos na daw kasi maapektuhan daw yung transmission. So, pag hindi siya nag-reply, guys. Nung hindi siya nag-reply, sabi ko, ano ba itong taong ito? Bakit hindi siya nag-reply sa ano ko? So, guys, nahulog itong kuan, guys. Nahulog itong, unsan eh. Kamera na po. Wala akong gana ko giliktan. Kuan guys, kaning yung tungko sa sasakyan, aywan ko, hindi na lang siguro dadalhin doon, pareho pa rin. Pagdating doon, naka-idle yung sasakyanan mo, tapos hindi nila marinig, yun. Kasi pag sabihin mo, tingnan mo lang anong sira, kung iba yung bearing, iba yung vacuum, iba yung water pump, iba din yung ano ba yun? Bulb? Iba-iba yung ano, yung singil nila guys. Kaya kailangan alam mo kung ano kung nandyan yung ebidensya, kung walang ebidensya. Kung nandyan yung ebidensya, dyan lang yung titingnan nila. Tapos kung ano mga sira-sira doon, yun ang hanapan nila ng paraan. So yun guys, kaya ngayon, uwi na lang muna tayo. Nahulog mo to akong kuan guys, sao na lamang ini. Ako nang gitaod, umayo guys, parang... Kita na to ng kuwan. Kita na to ng dalan, guys.
Ano po yun? Nasa yung gamay na po tingog. Nasa yung gamay nga tingog ba? Kana yung gamay nga tingog, guys. Tagning ka isang tanan, makasakit sa ulo. Makasakit sa ulo ang iyang tingog. Maka-irritate. So, munang karon guys. Pauli na ta. Opa. Ano? Nasa yung kuhan, marag. Gamay ka ayaw nga. Wala na sa yung kuhan ito. Sila yung decoration dito malami. Kasi naghahanap ako ngayon. Siya rin dong ano, siya rin yung nag-cut ng grass. Tapos siya na yung papaputulin ko palagi sa ano, sa aking pwede palitan or yung tubig palitan o kung ano ang papalitan doon na hindi kailangan alisin ang ano, yung tangke. Kasi kaya ko dinala doon sa ano kasi eh. Kaya ko dinala doon sa car shop kasi brand nila itong sakyanan at sila ang expert sa ganito. So guys, maraming salamat sa inyong lahat. Nasa ano tayo guys? Corner ng Esquinita. Maraming salamat sa inyong lahat guys at yun nga, kita-kita tayo sa susunod na naman na video. Kahit na hindi natuloy yung pag-ayos ng sasakyan, tiisin ko na lang sana walang masamang mangyari sa sasakyan para meron pa tayong masasakyan. So yun guys, yun. Nandito na tayo guys at maraming salamat sa inyong lahat. Wala akong sasakyan ngayon. Hindi na ako makapag-drive. Kasi nga guys, ano?